Ito guys, ito yung first baby ni Brina. Siya yung unang lumabas sa lahat. Tapos, ang samanag ay ito. Ang laki niya. Sobrang nangyakapin sa brain ng ilabas siya kasi sobrang laki niya. Makita niyo, sobrang laki niya. Giniagawa mo! Tapos meron siyang ano dito sa dibdib. White. White color. Sobrang laki niya. Pareho silang male nung nauna. Ito, male din to. Hi! Hi. Si Brina, sobrang dali niyang magbuntis at manganak. As in, kaya mo siyang iwanan. Naiiwan pa namin siya kahit mga 58 days pa niya, ganun. Unlike sa iba naming aso, sobrang kailangan bantayan. Siya hindi. Kaya niya. Tsaka maalaga siya sa mga anak niya. As in, kaya niyang tanggalin yung placenta ng siya lang. Diba? Actually, meron pa yung laman. May waiting pa. Malaki pa yung tiyan niya. Ang interval nung dalawa is 2 hours. So, waiting lang tayo, guys. Pakita ko sa inyo ang kanilang itsura. Yan sila. Hindi muna tayo. Balikan ko kayo, guys. Later. Bye! NANI?! Makikita nyo guys, umiira si Brina kasi meron pang laman. Meron pa. May nakakapak pa kami. Although di namin siya pina-ultrasound. Nung nanggunti siya, hinihaan na lang namin kasi iniisip namin baka ma-stress. Ayaw pa naman na ito nung masyado siyang ginagalaw na tinataog, binadapa at yun. Ayaw na. Kaya minabuti namin intayin na lang na manganak siya. One eternity later. So, ayan guys. Lumabas na. Oh, shit. Ito na para tagalig. O, diba? So, tagalig ko. Wait. Sobrang hirap. Ayan.
Uy, no, 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 no. Done na tayo with the first puppy. Actually, hindi ako masyadong makapagsalita kasi first time namin gagawin to. So, medyo kinakabahan pa rin talaga ako. So, kung nagtataka kayo bakit nakahiwalay to, kasi siya yung pinaka-fragile sa litter. So, maliit kasi siya compare, nakikita niyo naman, sobrang liit niya compared dun sa mga kapatid niya. Ito ay lalaki. I don't know, nakalimutan ko na. Siguro pang 4 siya sa magkakapatid. Kasi total of 6 sila. Kaso no, na matay nga yung dalawa. So, siya yung pinakamaliit sa lahat. So, yun guys. So, susunod na natin yung isa pang female. Ihuli na lang natin yung female. Tara na, babe! So, sila ay 1 week old today. 1 week na sila. Kasi Saturday din sila pinunak. Sila ay mini schnauzer. Look at ang bebe. Hi, second puppy na. Ayan. So if ever guys, nagtataka kayo kung bakit binabawasan namin yung butot nila.
ayun kasi yung standard sa kanila. Mostly yung mga gantong breed, which is mini schnauzer. Talagang binabawasan yung tuntok nila. Ang tawag doon is... Ang tawag doon doon? Ducktail. Sure ka? Na parang hindi ka sure. Naiyak na yung maliit. Kasi it's dead time. Ayan. So, kita niyo guys, sobrang higpit. So, eventually, mapuputol na daw yan. So, intayin natin. So, dito na tayo sa female. Favorite ng daddy sa lahat. Ang cute niya guys, oh. Itong ano nila. Ang tawag dito baby sa ano nila. Identity something. Yeah, identity later, ganyan. Binili lang namin yan sa Shopee. Mura lang yan guys. So, makakatulong din yan for you to determine. Kasi minsan nakakalito din talaga sila. Minsan, ano, ginagamit na siya sa pagpapadede. Ganun, kasi minsan, tapos mo na palang mapadede yung isa, tapos pag ilalapag mo na, tapos nag-rumble-rumble na sila, hindi mo na alam kung sino yung napadede mo. Ganun. Maganda rin siyang ma-determine, para ma-determine kung sino ba yung mas healthy sa kanila, ganun. Kung sino yung mas malikot. Oh my god, may nagpupupo. Ay, hindi. Ay, kala ko pupo. Ano pala yun? Yung yellow na goma. Ano na, daddy? Hmm? Bakit, ano, binabasan siya? Ay, binaba mo siya. Kasi natanggal. Okay, last puppy guys. Ito na yung pinakamaliit sa dito. Actually, wala pa silang name, no, daddy? Okay. Pa namin sila nabibigyan ng name. Ay, parang may nararamdaman akong basa. At ako'y nawiwian pa. So, all done na sila guys. Waiting na lang tayo kung mapuputol ba siya or what. Update namin kayo. Guys, umiiyak na sila kasi gutom na sila. Ang una natin padadadaan is si female. Ayan. So, ganito yung bato na mo. Gutom na gutom. Ang ginagawa lang naman namin is alalay lang since marunong na sila talagang dumede. Ayan. Waiting game lang tayo na matapos siya. Kami magpadete. Tapos yung nanay, ang loob. Pakita mo si Brina. Ay! Ito yung nalag-lag. 3 lang guys. Si Brina, pag sa, nanganganak siya, sobrang maalaga niya sa mga puppies niya. Pag dumedede sa kanya, dinidilaan niya talaga. Which is normal siguro sa motherhood. Motherhood. Tingnan niya guys kung gano'n siya katakaw.
Tatry kong hilahin. Ayan, tinatry kong hilahin. Sobrang himpit ng pagkakasupsup. Supsup. Oh, dahan-dahan. So guys, ito yung una nyong makikita, ang aming logo, and sa last page nyo or sa back, may kita nyo ang recommended vaccination and the warning schedule. Dito, we have the vaccination, and here, yung mga instructions, and also yung mga sakit na iniiwasan natin na makuha ng ating dogs and cat, kahit anong breed, we have the vaccination and the warming. So for the warming, it usually start as early as 2 weeks old for puppies. We need to repeat every 2 weeks for 3 times, then repeat every 3 months. And for vaccination, this is for distemper, infectious, hepatitis, parvo, and leptospirosis. Ito yung iniiwasan nating makuha ng ating mga dogs. Kaya tayo, we have this vaccination para sa safety nila. So, sa first page, we have the photo of your pet. Normally, binibigay namin yung picture. At, I mean, kapag binigay namin ito, nilalagay na kagad namin yung picture ni Papi. And then the details, and then the warning, and then there we have some pages, and then we have the vaccination. Binibigay namin yan sa mga client namin. So, for example, since nag-deworm na tayo ng puppies. First, deworm ng ating puppies for mini schnauzer. I-demonstrate namin sa inyo kung paano natana namin nilalagay ito. Kasi minsan, ang sa deworming kami na ang gumagawa. Since, alam na namin siyang gawin. But for vaccination, that is usually done by a licensed vet. But for dito, I mean, nirecommend naman ng veterinary namin na kami nang gumawa since marunong na kami and tinuruan niya na kami kung paano gawin. Tsaka ang puppy kasi mahirap silang ilabas kapag baby pa lang sila. So, iniiwasan natin makakuha agad sila ng virus, ng parvo. Ito, yung sticker niya. Nalagay lang natin siya dito. So, dito tayo magsimula. So, dito yung first page niya. Ayan. So, for dito, lagay lang natin yung date. And then, yung weight ni Papi. And then, yung vet na signature. But for dito, minsan nilalagay na namin owner for the warming ganyan. So, yun lang guys. Hope you find this video interesting. And please like, share, and subscribe sa video namin. Thank you guys. Buyers, kahowlers.